Pinangunahan ni Mayor Herbert M. Bautista ang unang sulyap sa Museo ng Demokrasyang Pilipino noong Lunes sa Quezon Memorial Circuit. Ang pinakabagong museo sa lungsod ay naiiba sa pagbibigay pugay sa kabayanihan ng mga karaniwang mamamayan. Ibinapakita nito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga Pilipino sa paggamit ng kalayaan at demokrasya mula sa mga dayuhan noong 18th siglo hanggang sa kolektibong pagkondena sa pork barrel noong 2013. Makikita sa museo ang mga larawan, dokumento at mga kagamitang naging makabuluhan sa paglayan ng Pilipinas, gaya ng kahoy na painting press na ginamit ng Katipunan, mga dokumento mula sa Sakdal Movement noong 1930 at EDSA People Power Memorabilia. Ang museo ay magsisilbi ring Central Information Center ng mahigit 40 community museums na nakatakdang itayo sa iba't ibang bahagi ng lungsod sa mga susunod na taon. There are various places in Quezon City that we can not just put a marker, but really dedicate a big place. If it requires an act of the council to buy the property, then so be it. Let's buy it. And create community museums to depict the history of Quezon City. Hango ang struktura ng museo sa bahay ni Presidente Corazon Aquino at Benigno Aquino III sa Times Street. Ang museo ay isa sa mga proyekto ng pamahalaang lungsod na naglalayong maipakita sa mga mamamayan nito ang makulay na kasaysayan ng Quezon City. Malaki ang kwento ng people power. Ang people power ay nagsimula noong unang panahon pa. Ang atin pong mga kababayan, mga ninuno natin, lahat po'y marunong mag-ambag sa demokrasya. So ang hindi pa po naikikwento sa ating mga mamamayan ay yung haba ng kwentong yan. Ay iba't ibang uri ng people power.